Okay tayo magmamase-mase. Pero ito daw, isa daw sa mga itinuro sa inyo doon sa training nyo ay yung tusok ulo. O yung tawag daw din yung traditional Rangers bow. Yes, ma'am. Paano ito? Mahirap ba to? Nakita ko to. Itong post mo. Mukhang mahirap naman. Pwede mo bang ano? Pakita. Sige, ma'am. Tayong dalawa. Wait, bago muna yon, bakit nyo yan ginagawa? Kailan? Actually, yung tusok ulo, ma'am, it's known to be, kumbaga, Rangers bow. No? Kapag mamalas kami, kapag may kasalanan kami, may ginagawang kaming, halimbawa, late sa formation, o anumang kamalasan ba, our RIs, Ranger instructors, let's us, oh, tusok ulo kayo lahat. Pero hindi pinipilian yan, kahit saan, kahit sa semento, kahit sa saan, tusok ulo. So yung first week ko doon, pinatusok ulo ako doon, lumabas yung luha ko dito. Umiyak talaga ako nung unang tusok ulo ko. Saan ka ba pinatusok ulo? Sa ano? Bato? Sa aspat. Kahit saan sila magtusok ulo. Ako, novice pa ako doon. Newbie. Pero sila, yung mga sundalo natin, kahit isang oras, kaya nila magtusok ulo. Talaga, mahirap pa. Yung oras, pwede pala. Akala ko, parang bawal lang. Kasi natin makita dito live. Sige. Na live. Oh, pero ingat ka. Oh. Baka may tusok pa ako dyan. Baka masalubsob ka ng mga plywood dyan. Wait lang, wag ka doon sa may hati. Ayan, dyan na lang. Okay. Ay, ganun pala. Grabe, try ko rin. Ay! Yung tusok ulo. Gusto mo bang i-try na lang niya? Ayan o. Eto. Gusto, ganito na rin. Ayan o. Hindi ko kaya. Oh, DJ, Daniel Padilla. Tusok ulo tayo, ha? Oh my ayan. God. Oh. Nako, lagot anak. Lagot, tinahamong ka. Tusok ulo challenge. Oo, oh, ah? Tusok ulo challenge. So, dedicate yan natin sa mga Rangers. Kumbaga, ibigyan natin ng appreciation ba? Kumbaga, no? Kasi hindi madali magtusok ulo sa kung saan man, di ba? Hindi, at saka yung training na ginawa ng mga Rangers ay hindi ganun kadali. So talagang deserve nila talaga na pakitaan talaga natin ng appreciation. Correct. Diba? Si Ma'am Shimeas, magtutusok ulo siya pag nasa Jensen siya. Si Ma'am Shimeas, more on... Imelda Grass. Si Ma'am Shimeas, more on tusok ipin. Ay, sorry, Ma'am Shimeas. Okay. Eto, paano pinaghandaan tong pagpasok mo sa Scout Ranger? Kasi diba, parang the last time na nag-usap tayo, sina mami mo tsaka sina Sarah ay ninenerbios. Lalo yung skydiving mo palang ninerbios na sila, diba? Actually, nung sinabi ko kay mama at papa at kay Sarah, ayaw nila. Kahit si Boss Vic, yung manager ko, ayaw nila. Pero gustong-gusto ko dito eh. Sabi ko, I think this is something that the experience I will develop and learn from here is something that cannot be taken away from me ba? So what I did, nag-create ako ng teaser. Nag-shoot ako ng teaser doon sa kampo. Present ko kay Boss Vic. Tapos, timing din, na-meet ko si Presidente. Present ko din kay Presidente. At na-approve niya. So, wala na silang masabi. Approve na eh. Eh, yung ano, kumbaga nakapasok ka lang ng gano'n. Yung mga kakampi mo naman pala eh. Wala, hindi naman papahindi yung parents mo. Pero si Sarah, paano? Paano mo siya kinausap tungkol dito? Minsan sinasabi ko kay Sarah, love, hindi ka po naawa sa akin? Sabi niya, eh gusto mo na yan eh. Ayun ang sinasabi niya. Pero paano mo siya napapayag? Wala, I asked permission naman and I said, you know, I'll be responsible, I'll be safe. She visited me one time, nakita niya yung tent namin dun. Yung tent namin kasama ko ng isang buddy ko, pangalan niya si Kaniete, taga PMA, no? Buddy ko yun. Ganito lang, ma'am. Dito ako, siya dyan, tapos yung mga gamit namin dito, nasasahig kami. Nakita ni Sarah yung tent ko. Sabi niya, love, iuwi na lang kita, please. Huwag na tayo dito. Oh! Awa. Ayan. Wala tayo na sa akin. Kinilig kasi tayo. Di ba pag kinikilig, medyo tumatahimik. Pero balita namin, after 4 days, parang may effect ito sa'yo psychologically na parang gusto mo nang umuwi. After 4 days. Yes, ma'am. Because it was my transition was very abrupt ba? From a civilian lifestyle. The next day, nasa military na ako. So, after 4 days, physically, okay naman. Na-ano na ko naman eh. Kasi I trained for triathlon, di ba? But yung psychological effect na araw-araw sinisigawan ako, araw-araw mabilis yung galaw, bawal mabagal, double time palagi. Kahit dito papunta banyo, kailangan jogging. Bawal maglakad. So, after a while, yung ranger instructor ko, mabatiin ko siya, Sergeant Mayo, sinigawan niya ako, Mateo, ganito, tusok ulo, ha? Ah, umiyak talaga ako doon, ma'am. Sabi ko, sobrang self-pity ba? I had so much self-pity in myself that destroyed me. It was like, self-pity, parang backdoor yan sa puso mo eh. Parang tatamaan mo sa likod, hindi mo makontrol.
So yung enemy ko talaga yung awas sa sarili ba? Dapat tatanggalin ko talaga yan. Ayan, ano ginagawa nyo dito, Matteo? Ayun, ganina, naligo kami sa river. Yun yung liguan at laban, where we wash our clothes. Ano? Galing, no? Mm-hmm. Pero yung picture syempre, naman yan, that was the other day we visited the soldiers sa bombing sa Sulu. No? Di ba may bombing tayo doon, tatlong soldiers natin namatay at marami mga injured doon kami. Yan naman, yung babaeng yan sa gitna, she was the only medic there present sa scene. So siya nag-alaga sa lahat ng mga injured soldiers natin. No? Galing, ano? Nako, eto ha. Mahirap, pero matapang niyang tinapos. Siyempre, kaya naman, naging very memorable ito kay Matteo, etong training na ito.